Hi guys, good morning. Welcome again to our channel. Today is Tuesday. Tuesday na working day at magpapatuloy tayo ng pabuhos dahil kahapon ay hindi natapos. Ngayon ay busy na naman akong naghahanda at nag-iisip ng mga ipakain na naman sa sakop natin at sa mga trabahante. So, ang naisip natin kahapon na bilhin ay yung manok. At yung manok ay pasasarapin natin sa pagsahog ng sili at malunggay. Eto o, tingnan nyo. At may kakaiba pang sahog, mamaya, abangan nyo. Yan, isa yan sa secret ko sa pagpapasarap ng tinolang manok. Mamaya, merong napaka-importanteng ingredient para sumarap ang sabaw. So, antabayanan, abang-abang lang kayo dyan. Ang daming bunga, guys. Mangunguha pa ako ng malunggay. Ang aga-aga namin na nanguha ng dahon ng sili. At ang daming bunga. Tingnan mo naman yan, oh. Ang daming bunga ng sili namin, nakakatuwa, di ba? Kakatuwa yan, manghang pero masarap at mabango. Ayan, nagbibigay ng lasa at aroma sa ating tinola. So, ang tabayanan, alawin natin sila dito. Ano nang nangyari? Ayan, may champurado sila. Dami. Hello? Ito, nanguha ako ng ano, pinutol ko na yung sanga, yung pinakatrunk, at para dumami ang ilalagay kong malunggay. Alam nyo ba ang malunggay? Kung hindi nyo alam, it is moringa in English. Ayan, oh, masarap yan sa sabaw. At saka medicinal ito, guys. Miracle vegetable ito. It contains strong antibodies para sa mga illnesses. Ito ay maganda to prevent illnesses. Yan. Pati rin ito, ha? Ginger to prevent illnesses. And then, you know, ganyan. Ang ganda ng malunggay natin. Yun, ang inaabangan ko every morning, yung tweet. Oo, oh, narinig niyo yun. Ang cute. At ang ganda ng dagat. You see? Uy, ang lamig sa mata. At ang sarap sa ating ngayong ano. Yan, parang may message. Every morning yan, nag-good morning sa amin. Ay, nako. Kung ano-anong pinupuntahan ko. At ako'y mag-umpisa na ng kumpuni ng aking tinola. Nako. Tara, ito ang chicken natin, guys. Nako, Marcella Farms. Baka naman dyan. Pinatalastas kita, ha? Ayan, oh. Yung Marcella Farms na bull chicken. Dalawa. At lagyan natin ng sabaw, papaya, at iba pang mga ingredients. Subaybayan nyo hanggang sa maluto. Kasi, alam nyo, meron akong secret ingredients na hindi nyo pa alam bakit masarap ang tinolang manok ko. Okay? So, ito pagpatuloy natin. At ako ay nakapagsaing na ng kanin nila. Ayan, ang aga pa, ha. Alas 9 pa lang. Ito, magluluto na tayo. Sindihan ng kalang. Ayan, sindihan ng kalang. Hindi, patuloyin mo yan kasi medyo basa. Thank you.
Gabi ko na si Marcus. Kasabay ko na rin si Gabi kasi matagal itong maluto. Pati na rin si Papaya. Kasi malapit na eh. Temper sila. Gusto ko prepared na lahat pagka-11. Ayan, gisa-gisahin ko lang and then siyempre ang laurel natin. Tapos lagyan ko ng fish sauce. Kunti lang. Maybe 4 tablespoons. Tapis. Haluin na rin. Talupay. Abundant water for the soup. Nahihigupin nila mama. Ayan. So, see? Ayan, hintayin na natin hanggang maluto. Ayan, tumampas lang doon sa maluto. Dagdagan ko. Para marami silang nahigup na sa bawah. Sa inola kasi i-separate mo yung soup, higupin na nila tapos ulamin nila yung laman. So ayun, hintayin natin kumulo hanggang maluto at sumunod na yung next procedure. Wala pa, gusto kumulo. Teka, bisitahin muna natin sila doon. Tingnan natin sila sa trabaho. Let us see. Ayan, tumulo na siya. Tumulo na guys, pero syempre hindi pa yan luto, hindi pa luto ang gabi eh. Yung medyo malasog-lasog yung gabi at yung papaya, yung gano'n, lutong luto ang gawin natin. Rasa natin na 10 minutes. 10 minutes more. Ngayon, tingnan natin. After 5 minutes, ganyan. Kulang pa ng 5 minutes. So, ngayon naman ay idagdag natin yung ating sealing espada. At baliin lang ang dalawa. At yung iba ay buo. Yan. Kaya natin maluto. Tikman ko muna. Tikman natin para malaman natin na yung lasa niya ay okay na. Baka kulang ng asin. Tingnan nyo nga kung okay ba ang okay ba yung ating sabaw. Diba? Kulang na. It is kulang, that is why. Iha tayo ng asin. Ayan. Hindi magkasya. Hindi magkasya. Ika lang. Bakang kutsara. Patayin niya. Asin. Maglagan natin asin. Walang lasa. Ayan. 1 teaspoon lang yun. Tingnan natin ang difference.
okay na. Perfect na. Yan, perfect. Sarap. Ayan na guys. Okay na natin. I will let you see. Ayan, luto na yata ang taro. Nang luto na, so meaning, luto na lahat yan. Luto na. Ayun, dudurugin ko lang ang mga, siguro dalawang, 2 pieces of this para lumapot yung sabaw. At para yung lasa niya ay pumunta sa sabaw. Sarap kasi siya eh. Earthy taste. Alam niyo na ba, na ang gabi? Do you know that taro root is an excellent source of dietary fiber and good carbohydrates which both improve the function of your digestive system and can contribute to healthy weight loss. Ayan, makapadayat pa ito guys. Lumapot na. Baka isa pa. Meron pa, taro. Ayan. Para lumapot ang ating sabaw. Ayan, nakita nyo na ang advantage ng kumakain ng ano. Ito ay magandang pang papaya. It's high levels of vitamin C, vitamin B6, and vitamin E. Ayan. Ma-maintain nyo ang good healthy body. Maging sexy pa kayo. Ang sarap pa ng pagkain nyo. Okay? Luto na yan guys. So, lagay ko na yun. Lagay na natin ang, you know this, gamalunggay and the siri. Ito rin. At ang daming benefits na makukuha dito. Super healthy ang ating ulam ngayon. You know that? Na ang malunggay ay pampadayat din yan. Pampasexy din yan. Pati itong sili. And then, pampahealthy body. It contains antibody. Oh my God. Pang-prevent ng cancer at mga lahat ng illnesses. Ay maganda itong malunggay. At pati na rin yung sili. Ang sarap ng ating ulam at healthy. Diba? Finalize ko yung alat niya kung okay ba. Ito ang sarap po. Naku, manamis-tamis na. Tumamis na siya dahil dito sa ano, sa malunggay. Tapos meron pa tayong papaya. Wow, pampaputi yan. Pag lagi kang kumakain ng papaya, ay puputi ka pa. At pampadayat din for good skin. At para younger looking ka, kumain ka ng maraming papaya. And then, digestive system mo ay gaganda. Ayan. Diba? Ganda. Patayin ko na. Okay na. Thank you guys for watching. At sana ay na-enjoy nyo at nasarapan kayo. Patayin ko na ito. Pinatay ko yung ano ha, yung apoy ha. Hindi yung kung anong living thing dyan. Just kidding. Okay, pinapatawa ko kayo. Thank you! At ang sarap ng pagkain natin. Thank you. Laman muna, mamaya yung sabaw. Yeah. Ang palakas ito para lumakas naman yung mga trabante natin kasi nagluya na sila. Galit na sila. Yan, tumutok na sila guys. Teka, yan laman. Yan ay separate. Doon sa sabaw. Mamaya na yung sabaw. Okay. Nauubos yung simento. Thank you.
siya bawal pampalakas. Scoop it. Sabaw, sabi ko eh. Masarap ng sabaw. Mamaya matikman mo. Baka kulang sa kanila itong sabaw na ito kasi masarapan sila. Masarap eh. Max. Hindi porket ako nagluto. Talagang masarap. Super. Pati nga bata na ano, ipatrabahoin na nila para makatikin eh. Oo nga guys, pinapasok nila yung 12 years old kanina. Ayoko nga, kaya pinauwi ko. No, no, no. Hindi pwede ka ako. Ayan, tama na yan. Ha? Mabusog na sila dyan. Okay. Okay, let's go. Wala nga akong sili at patis. Ano yan? Bale, ano sila? Hoy! Ayaw pa na dyan! Pito sila, pito. Kuha akong sili at patis. Kana na ay! Kana! Kaya, kapok ka! Kala, tagot. Lagyan kong magic. Ano siya ba? Lagyan mo ng sili ba? Sol! Magic. May magic pa. Okay. Magic. Sili. Okay na. Kasama tayo. Sili. Tapang plastik ah. Ano na mga na. Mr. Tiban. Ano mo eh? Hindi pa gutom tong uban. Dito na naman tayo, papunta na naman tayo sa hardware kasi tapos din yung buhos. Salamat sa Diyos. Salamat
talaga at napakaganda ng araw, kaya natapos nila at maganda ang samahan ng mga trabahante. Ayan, at maganda ang kain din nila kaninang tanghali. Kaya maganda rin ang kilos, kaya may natapos. So, ngayon, nagsusulat ako guys ng mga orders. Ito na, oh. Ang dami na naman, mga 60 pieces na naman na 10 mm. Ewan ko kung 60 pieces lang. At saka, yung tie wire, 20 kilos, okay na muna. 10 pieces na plyboard, 50 bags. 50 bags na cement, yon yung premium. At saka, ano pa? Lansang. At saka nails. Ah, nail. Ang susunod nilang tatrabahuhin bukas na umpisahan ay yung sahig na guys. Tapos na yung tie beam, ngayon yung flooring na doon sa rooftop. Ayun. Sa wakas, mag-flooring na. Kaya puntahan natin ang hardware. Sana naman ay maabutan pa natin. Siguro naman, yes. Kasi 508 pa lang. Ayan, oh, magsasunset na, oh. So, let's go. Thank you, sir. Dito tayo sa Limson. Asa na yung kasama ko na wala. Dito tayo, oh. Wow, ganda ng moon. Wow, full moon. Full moon, Mandeiron. Today is July 12. July 12. At ganyan. Ang ganda ng moon, oh. Lucky. Punta ako sa palengke dahil walang bawang sa bahay. Baka pasukin tayo ng aswang. Naubos ang bawang. Kaya punta tayo sa palengke. Ay, nako. Magpapatayo ng bahay. Hindi simple, guys, ha. Ang dami nyo i-consider. Kailangan nandyan kayo naka-attend lahat sa pangangailangan ng mga trabahante, pangangailangan ng bahay, kung anong kailangan materyales na dapat ay maibigay pag kailangan nila. Kasi kung hindi, hindi matatapos ang bahay. Kaya sana naman, Diyos ko, bigyan tayo ng pagkakataon at chance na matapos. At ang God lang ang nakakaalam nun. So, ang laki ng buwan doon. Hindi ko makita. Ayun, laki ng buwan. Nasaan na? Ayun, oh. Laki ng buwan, oh. Kita mo yun? Hello! Micho! Sama ka sa akin. Uwi tayo sa bahay. Uwi tayo sa bahay. Ming! Ming! Ganda mo ah. Hello? Hey! How are you? Ming! Oy! Kalmutin ka niyan! Halika! Sa bahay na lang. Uy! Alam, masuko lang. Kalmutin ka niyan. No, 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 no. No. Hello. Ingay-ingay food. Imo na? Ah, dili di ay. Ah. Problema mo ka ona to baka.